championship. Evos and Keepers, Onic PH, pakalala muna natin yan. On to our red side, yung Onic PH have baliktad. Evos SG, ang akin nasa red side. JPL on the far sa Pokemon Prize, isang YSS. We have Potato for the Gatot, Soul for the Esmeralda, and Aeon for this Choke. Para naman sa Onic PH, yan, tama, sa blue side. Yan, tama to. Jay, for the Atlas. Oh, may B naman sa kanyang Louie dealer dito sa kanyang fams. Hey, it's basic dito sa kanyang Roger Enda. Si Iyakno naman ang gagamit ng kanyang Natalia. Naka-execute. Nakakatakot pala dito, best tignan. Dalawang players ng Onic PH naka-execute. So imagine, kapag ka hindi ka nadali ng unang execute, meron pa ulit. Isang Matic, execute. No? Oh, tsaka mas mabilis pa kay ano, best si Basic gumalaw. 'Di ba? Medyo may movement speed pa siya dito. And nakikita naman natin yung napaka-aggressive ni Madam V. So kailangan niya talaga maging aggressive para magkaroon ng space si Basic dito na makapag-farm ng makapag-farm. And ngayon mukhang iniipit ng Onic PH yung Evos S. Oh, tingnan mo naman. Grabe nga, sir. Sorry for the way reaction. Pero grabe nga naman talaga. Ang sakit dito ng ano ni Mlbb and si Louie. Sinasabi natin talaga na napakasakit ng Louie, guys. Tuloy-tuloy lang kasi yung bato nun eh. Pagka tumatama na tumatama, parang nga anahin ka niya, iba-vacuum ka niya ng iba-vacuum. This time around, first blood, mga kaibigan, nakuha ng Onic PH. Supposedly, mga agaw sila ng buff. So, nagkakitaan sila doon ng tropang Evos SG. Although, Jay is no life, they will dash away against this Evos SG. Pero nice first kill doon, or first blood by Onic. Mukhang ano, actually malulugi pa nga dapat sila dun kasi apat na players yung pupunta sa taas eh. Pero syempre si Dilar magli-level 4 na rin naman. Kanya na rin patulan yung damage sa kayang i-provide nung isa sa mga players dito. Pero yung red buff mukhang makukuha na nata or makukuha na nga Evos SG yun. So ito naman sa bottom lane. Oh, ito si Soul lalaban sa tatlong players. Ooh. Pero talaga namang kinagat na, mga kaibigan. Soul running out of life, mga katakas nga ba. Pero JPL nandito lang naman sa Getty. Mukhang gusto rin nga bigyan ng napag-purify si Soul doon. So Iyak na napilitan na mag-ano ulit, mag-stealth mode dito against Evos SG. Pero kita natin dito for Onic PH, kinagandahan doon is that napo-force nila yung mga players nila ng Evos SG na magamit na agad yung mga spells nila, which is very crucial knowing na ilan to, 65 seconds bago yung purify para dito kaya Soul. Tapos yung turtle objective, 20 seconds na lang. So pag nag-turtle objective dito ang Onic PH, magkaroon ng bakbakan, totally walang purify dito yung Esmeralda. So yung kailangan natin bantayan. Pero ito na, nakaabang ang ating three musketeers. Nagkamali ka na rin sasabihin. Pero tatlo, ang nakaabang dyan. For Evos SG, ito na. Ito kung magiging counter nila. Pero si Jay dito, Aeon for the backup pero dash away para sa players calling para naku para po kay Soul, mga kaibigan. Kasi Jit Kondo, Jay is now on level 4 Mlbb for the support damage sa Onic PH and turnaround kill for Evos SG. Turnaround kill pa yun. Though nakita natin dun yung pagta-time space warp ng Onic PH na lumipat ng ibang lugar, pero nandito kasi tayo sa alam natin na international game. So kahit walang tao, magfe-face check at magfe-face check talaga yung kabilang team para naman to secure yung kabutihan nung kanilang Esmeralda dito. And nagiging maganda yon for the Evos SG. And si Aeon or si Aeon, katulad ng kanina, siya pa rin talaga yung pasakit sa ulo eh. Yung show niya naman ngayon, di ba? Pero stable lang. Sobrang front progressive up. Si JPL tumalang po para sa kanyang buhay. Pero nabakbakan natin. Jit Kundo catches 2. Soul already low on life. He goes in for the Falling Star mode para makatakas against Onic PH. Third objective being started here by the squad. Question, kung i-contest balita na Evos SG, probably not. Kasi si Pokemon ang hinahabol dito ng drone players ng Onic PH. Iyon. Habang yung turtle na-secure na, plus the execute for Iyakno killing Aeon of Evos SG. Maganda, pinapakita ng Onic PH ngayon talaga ng mga barubal, galit na galit. Gusto nilang malakit dito sa game number 2. Ayaw na nilang bigyan ng pagkakataon yung Evos SG na makaisa pa. Kasi mahirap nga naman pagka natalo pa sila dito sa gantong sitwasyon, di ba? So, sa panahon kasi ngayon, sa bottom lane, best parang ang hirap tapatan ng isang Esmeralda, especially Natalia yung hawak mo. Oo, napahirap talaga, Mel. Oo, hirap nun. Kaya gagawin mo na lang, magbibigay ka na lang vision sa sides, if ever. Mm-hmm. Tapos, pipilitin mong hindi ka mamatay kasi ito na. For Iyakno. Nako, nagamit na yung Falling Storm, guys. Pero yung sinasabi natin na pagdating sa damage, medyo mahihirapan dito. And here comes Evos SG, mga kaibigan. Pokemon onto the damage. Iyakno is down the hands of this Choke.
So, 3 players yun, if ever. Just to tama. Kill yung nasa bottom lane at dahil doon mahuhuli si JPL sa middle side, may sagot at may trade ang Onic Nate for that one kasi ang masira nila is the mid lane turret. Mas maganda yun kasi mas magagamit nila yung mga bushes dito sa magkabilang side pero eto ng time space warp. Mukhang kailangan nilang patayin yung nandun sa top lane. Mukhang ayan na nga! Potato! Nagbalat ng patatas pero nakatalon lang naman sa kabilang gilid pero Dilar hindi papayag pero napakasakit yung damage base. Oo, nagulat din ako sa damage kaya lumahala tayo. Parang ano, parang Hilda na lang altok yung damage kanina. Nung grabe! So yung mga kailan, maganda rin ginagawa din ng Onic Mage. Iniikutan nila as much as possible yung mga ibang lanes. Or kung hindi na naman tutulungan yung ibang lanes, automatically, they will go for a different lane against Evos SG. Nakita natin yung kanina, hinayaan na nila yung Natalya na mamatay for the trade na nga na dito. Sa mid lane, kill no? Sa top lane, tapos sa mid lane din. Ayun! Oh, sakit! Face check grabe! Possibly, pero Flicker at Takas dito ang magagawa ni Ion. Pero yun sinasabi natin. Na ang ganda ng damage na binibigay dito ng Onic PH and the Luoyi ni Madam B. Iba, kaya huwag niyong papahawak yung Luoyi dito sa Onic PH kasi iba to si Madam B mag-Luoyi. Talaga namang masasaktan at mahihirapan ka pero mukhang another objective na naman for the Onic PH trying to get this one. Gatot Katcha eh, nandun sa top lane pero nasecure pa rin ni Hey It's Basic. Pero uy, nakulong ng Bagia, pasok na naman si Soul pero may naglalaban din dun sa kabilang gilid. JD Torani, out of life. Basic mukhang tatalunan, superhero landing na ibigay Iyaklo, nagtago sa bush. Pero nakita pa rin sa pangalawang pagkakataon, mukhang sandwich play ang nangyayari bis dito. Iyaklo will go down niya ba? Tignan at ayun, nahuli ng Bagia pero nakatakas din naman. Jay, tingnan natin. Nako, buhay pa rin mga besiwa. Pero dahil doon, ang ganda ginawa ng Evos SG actually. Nakita na si OMIB, tapos yung dalawang players dito na makunat ng Evos SG, sinone out nila yung iba, kaya nakuha nila si OMIB. Tapos eto na sa middle lane, si Dilar ay mapatay din ni JPL. Going back to thought, yung dalawang makunat kanina ng Evos SG, pinront nila para ma-zone out yung players ng Onic PH. Totally, naiwan si Jay and si OMIB doon sa part na yon. So, yung isipin mo mamatay support mo yung sa tank mo kaya naging minus agad for Onic PH for that one. Pero ito na ang kinagandahan naman for Onic PH. Meron kasi sila Natalya, so regardless kaya nilang malaman. Nako po, here comes the exclamation point, Jay. Uy, nako purify po, nakapag-purify base man. Talagang saktong-sakto pero wala na purify doon yung YSS Potato with that talon. Napatay din si OMIB. Jay magagaling sa likod. Wala na ulti din si Jay. Lagi kang tatandaan yan. Si Basic na ikipagkatkatan po. Kung magsabi po na gilid, iyak nung on the stand. He is down the double kill for Potato para sa ating laro. Jay, wala na buhay. Dash away para sa kanya. Falling Star. So, ito na natikitan si Basic mga kaibigan. Cyclone. Ay, hala sige. Need for speed lalaban. Ang labanan. Nagkatakbo na. Ang tagal nung nangyayaring bakbakan dito pero ang kinuha lang nila dalawang hero dito for the Onic PH and the middle turret. So nakabawi agad sila dito. So yung pangyayari doon, nag-i-engage talaga yung Evos SG kasi alam nila na wala. Oh! Vacuum! Nagkunik sa apat! Kita pa naman! Binasok pa! Ni paring Basic gagagalit dito. Dealer naman ang galing sa backline. Soul, lagot ka ngayon. Magagalit na ngayon si paring Dealer. Hinahabol talaga. Tingnan natin kung mga ngabayo nga ba. Basic dito, habol. Ulit na dog south. Kinagat! Patay! Grabe! Pagkakapatay yung saktong-saktong wood for mga kaibigan. We have Aeon on that immortal. Hinahabol dito ni Dealer. Galit na galit si Dealer. Mga best up at samahan mo na ng wolf pala. Ladies and gents, tatakas dito si Potato. Pero oh my, be with a kill. Talagang walang magpapatala sa ating dalawang team. Kasi pinasok si Potato. Mga besiwap, it's gonna be 9-7 for the score. 4-man down for the side of Evos SG. Potato, magbalat ka ng patatas dun. Huwag kang manggulo dito, sabi dito ni Marin Basic. And pinakawalan, nakita mo naman kung gaano kalakas pagka nagalit. Binitawan mo yung tali nung dito. Sabis mo. Si Dealer, iba. Lang yung una natin nakikita kanina na tumatakbo. Tapos biglang meron natin tumatakbong isa pa. So good yun for Onic PH kasi napilay sila doon at napigilan nila yung pagdaos-dos ng kanilang mid lane turret. At comment actually kay Venus doon sa nangyaring yung kanina. Pero ito na against four mga kaibigan. Si Venus dito halos wala nang buhay. Mahirap yun. Out para sa kanya. Here comes another one. Patay dito si OMIB. Si Ion sa may banda likod pero si Basic nakaabang. Nakaabang kung sino pwedeng kuhanin. Here comes sa cycle IG Kuku. Grabe. We have Dilar. Tumatakbo na naman si Dilar men. Galit na galit si Dilar. Ayun kasi si Dilar yung may pinakamalaking pera dito. So si Dilar dapat yung mag-engage o kaya siya yung mamulis dito. Kung sakali man
'di ba mga kaibigan? Pero tingnan mo naman, lalayo uli yung tropa. Medyo si JA nakakaramdam na may tao diyan, pero ayun lang naman 'yan, walang problema diyan, pero pinakawala na yung kanyang kalahating persona. And si Basic mukhang kakagatin si Ion. Subukan nga natin kung gaano kalakas yung dealer dito. Gigil na gigil. Superhero landing coming from Gatot. Mukhang mapapatay pa nga dito si Paring J, hindi na nakapag-ultimate, pero hinahabol na naman nila yung dalawa dito. Pero si Basic mukhang mamamatay pa rin sa kamay ni Soul. Pero ito si Mlbb, hindi makakapag-backup kasi medyo lugi na yung kakampi niya. Pero eto ni Vacuum, ayun, tinamaan yung dalawa. Vacuum, grabe nga doon. Anta muna para kay Basic mga kaibigan, pero may sagot. Grabe no, pataasan talaga ng bitaw dito, pagalingan ng bitaw dito si Madam OYB at si JPL. Yan talaga yung napapansin ko. Ladies and gents, nakakita nga yung Vacuum kanina, tapos sinagot agad ni JPL ng feathered airstrike para siya na may magbibigay ng damage for the team. So yung kinagandahan sa dalawang teams natin ngayon, my God! Pagalingan ng support, best no? O, pagalingan ng support. Not after nun, bahala ng ibang players as long as magawa ng support yung pinaka pwede na lang gawin. Kasi si JPL, grabe din mag-zone dito eh. Pero anyways guys, a top farmer for this game is this Roger with 7.6k gold. Although for Evos SG, ang kinagandahan dito, mas makukunat kasi yung players nila. So may mga moments na magbibitaw dito yung Onic page na mga skills nila. Tapos after nun, kaya pa lumaban ng Evos SG. So maganda ginagawa dito ng Onic page. Sira mo na sila mga torres, mga side lanes. Na, ayun na nga, successful mga quarantine. Here comes Aeon with that wave dragon. Pero medyo nabitin at nauntog kanya pagkakasipa doon. Dahil dyan, siya pa ang napatay ng Onic. Si Dealer. Ito na si Dealer, lalaban na uli. O sige, makulit pala kayo kanina eh. Kanina nangangamba kami na may damage na kayo. Pero ito si Paring Jay, mukhang kukuwanin pa nga. Mga kaibigan, pero hindi niya nalang mag-engage. Hindi siya mag-i-engage. Pero nawalan na ng Purify si Sol ha. Pwede na siyang Fatal Links dito kasi may ultimate pa siya eh. Oh. Pinaprock niya lang yung Purify para kung sakali magkakaroon uli ng team fight. Hindi na sila mag-aasim or hindi na magmamalakas ng loob yung Evos SG na gumusit. Kasi alam nila wala silang pantaka. So for dito for Evos SG, maganda yung paggamit nila ng mga spells, no? Sobra. Kasi nakikita natin na ginagamit nila sa pinaka-crucial moments. Ayan na. It's Basic versus Soul, Wood Form. Mga kaibigan, hinahabol dito. Oh, patay. Monster kill. Para kay Basic ngayon. Si Esmeralda na wala rin kasi Purify. So wala din siyang parang mabilis na paggalaw. Iba talaga, Bes, yung eto ha, para sa akin na sobrang kinontra nung YSS yung Natalia pick ng Onic PH. Isipin mo kanina doon sa bottom lane na wala si Natalia doon, pero teka lang, mukhang mabibigyan Wave the Dragon na ibigay dito kay Maring Venus, pero nakapatay pa rin sila doon. Turnaround kill, dalawa yung nakuha nila. Pwede sila magsamtuwa rin dito. Besi, wapa. 2-in-1 ang nakuha mga kaibigan nilang Onic PH. Nag-zone out yung isa. Supposedly si Aeon, ang gusto niya kasi talagang kuhanin is si Mlbb. Na unknowingly, nandun pala yung mga kakampi ni Mlbb. So naging turnaround game for Onic PH. And this is it, the level 1 Lord. Para sa ating laro, nakuha ng Onic PH mga kaibigan. At naka-red, ayun na! Swarp mga kaibigan, bulaga. Pero yun, tumakbo pala yung Jay. Mga players ng Jay with a Fatal Links na nice. Uli mga kaibigan. Dalawa yung tinamaan doon. We have Pokemon low on life. Patay si Jay. Mga beso, si Basic, full form so has been activated. Pero wala yata masi-secure Soul. Napatay lang din naman mga beso up. So it's going to be 1-for-1 trade. Ang napatay doon ay Esmeralda ng Evos SG at Atlas ng Onic PH. Maganda na ma-maximize talaga nila yung Louis pick promise. Sobrang na-maximize nila yun. Yung ultimate dito, time space warp dito ng isang Louis. Pagkatapos nun, nandun na agad yung damage. And speaking of damage, si Basic dito, hindi siya yung core na maasim. Kaya niya naman pasukin pero hindi niya pinasok kasi alam niya nandito yung Sanctuary Lord at kailangan nila kumuha ng objective. Kailangan kasi isang pagkakamali nila, pwedeng mabaliktad na naman sila kung sakali. Lalo na ngayon, parang pwede din... Siya yung pinaka pwede siyang mag long range to mid range kasi dito. So siya yung pinaka gagamitin dito ng Onic PH pang push, knowing na mili yung iba. So goods nga naman talaga yun. Pero here comes the courage mask mga kaibigan. Jay, mahuhuli dito si Soul. Patay si Soul mga kaibigan. At ayun, nakonsul high quality daw yung chuba neck sabi ng screen natin. Besiwang. Pero nandito ng Onic PH, nahabol si Pokemon JPL. Now si Aeon at tinira dito na Basic mga kaibigan. Jet ko do, tumama tinira ng Tore. Patay lang din naman dito ang isa. Malalim, it's going to be 2-4-1 trade in favor of Evos SG. At although for Onic PH, masisira nila yung dito sa top lane. Possible masira nila. Ayun na, nag-teleport with a truncheon plus goodbye. Oo, yun yung dynamic combo.
Ayun yung mga wombo combo na may ibibigay, makakatakas talaga si Madam V kung sakaling magkagipita na. Ayun yung ano, huling alas niya, huling mahika na kanyang maibibitaw dito sa ating laro ng game number 2. So, nakikita natin yung kalakasan talaga ng Onic PH ngayon, pero hindi dadating sa point na mag-aasim sila. Oh, medyo alam nila eh. Maasim yung kanina kasi oh, may ayun nga, yun yung medyo naging problema kasi pagka nag-asim sila, ito yung pagkakataon for the Evos SG na diretsuhin kasi nandun pa rin yung damage nila eh. Oh, hindi naman sila nahihirapan makapag-perm. Meron silang YSS, pwede sila mag-push. Ayun na, na-corner mga kaibigan. Vengeance has been activated pero apat na players to. Uy, Dilar! Buhay pa rin nga ito. Winter transfer para sa kanya. Pumasok yun si Potato. Here comes Natalia. Iyakno. Nakatago si Natalia. Here comes exclamation point. Ito right, na! Si Dilar, mga kaibigan, pero sa may balalikon. Balit-agalit si Basic. Nangangalimot si Basic. Kinabol din si Potato. Binalataan ang Potato. It's gonna be shut down for this Gatot Kacha. And ayun, here comes the Fatal Link sa may butalikon si Soul naman. Hala, sige, tag team na mga beswap. Si Pokemon, kinukuha na rin dito. Ayun. Kinagat mga kaibigan, pero meron pang isa. May kasama pa nga, pero Wave the Dragon na ibigay niya laban sa apat na players dito. Sigurado mabibigyan ka immortality. Eh, natanggal na lang isa, pero bibigyan ka ni Basic ng pangalawang pagkakataon para mabuhay dito sa game number 2. Pero sisiguraduhin niya, pag naggalandas uli kayo, nagkita kayo uli, siguradong papatayin ka na niyan. Ba't para may pagbabanda? Hindi, best, nagigigil eh. Gigil si Basic, best, gigil. Alam mo yun, halos lahat ng clash na best backlanes. Pansinin mo. Hindi siya yung ano, hindi siya nag-i-initiate nung una talaga. Yung parang front talaga. Magpa-front? Oo. Hindi. Ano talaga siya, backlanes talaga. But anyways, dito for your Onic PH, napaganda ng itemization dito. We have the thumbs na rin for this Deadly Blade. So possible mag-see Halberd to. And for Evos SG, ano na, isa na yung inaatay na item dito for YSS possible. It's going to be the Endless Battle. Although, usually endless battle na bi-build agad, more on the defensive muna yung kinuha dito ni YSS para tumagal siya if ever pagdating sa team fight. Ito na tayo. Ladies and gents, 10k din yung gold ni ano si YSS. So isang magandang setup play lang din ang inaantay dito ng Evos SG. Regardless, on top of that, yung items niya, siya yung pinakakukuha na ng damage. Okay na yon. Parang hindi na kailangan maghabol pa. Ito si Jay. Naku po, tinasan kamay, nag-picture taking, pero Wave the Dragon na ibigay dito. Jay, mukhang mabibigyan. Vacuum naman kay Madam V, pero iiwanan na lang si Jay kasi medyo mahihirapan sila. Superhero landing, nag-collect dito, pero oh my V, nakatapos and ligtas. Dealer and si Paring Basic ang nagkakitaan. Lima laban sa dalawa, pero kailangan nilang umalis dito kasi may Sanctuary Lord pa ibibigay ang Mobile Legends na ito. Kaya kailangan magdepensa, kailangan dumipensa ng tropa, kailangan iangat nila lahat kasi pagka lumalim yun for the Evos SD, sigurado mo sa Sanctuary Lord dyan. Kailangan talaga nila makuha dito. All for Evos SG, guys, sisimulan nila dito yung Lord. Ang kinagandahan for Basic or the Roger, dumiretso siya sa top lane, which is konting-konti nila masisira na. Sa Kapalamingan Wave na yan, guys, makakuha ng inhibitor turret dito. Yes. Ang Onic PH, and yan, successfully, mga kaibigan, we have the Lord, nagugulo na naman. Tapos si Iyakno, nagdod sa may madalikod. Nakuha si Pokemon, hinahabol niya. Ayun, nagamit ang execute, patay lang din naman ng isang player dito. At na-reset ang Lord natin, mga beswap, 2 against 3. Aeon versus Soul. Ay, Aeon versus Soul, magkakapit pala yun. Pero ito na, killing spree, off-cam kill, napatay din si JPL, mga kaibigan, at si Soul, patay na rin sa kamay ng si Basic Onic. Nasa taas, best, si Basic nasa taas, talaga namang kumakamada, mga kaibigan. Ang aso pinakawala na at mukhang angat ngatin yung Super Perry. Pero ito si Paring Aeon, parang nga naman sa kanya, mukhang mabibigyan. Wave the Dragon na ibigay dito, pero Jay backup lang din naman. Mukhang magbibigyan. Ito rin, Topal, Onic PH! Onic PH for the game number 2, inakuha pa nila.